Yo, what's up mga boss, no? So, ayan, magandang hapon. So, for today's video, ipapakita ko naman sa inyo. Siyempre, Raptor sweater pa din. Signature line natin, no? Raptor sweater pa din. Pero ito yung mga magugulang na mga idol, no? So, ito yung mga pinalugon ko sa kabila kong manukan. At dahil ready to release na sila, dinala ko na dito para kung sakaling merong client na pumunta ay may maibibigay tayo na magulang mga idol. So ito po ay naglalaro sa 2 years old to 3 years old. So tara mga idol, let's go! Got a hunger inside of me, a flame ignites entirely. I work daily quietly to build a perfect dynasty. A place where my mind is free from the chains of society. I take all anxiety and turn it to the finer things. Oh, don't take it slow, I got these places to go. I wanna grow, I wanna be something more. A different mode, I'll hit if I gotta go. Cause I got something to show the world that one day will know. You won't see me stop, no, you won't see me. Disclaimer: no animals were harmed in the making of this video. Okay mga boss, no, magandang hapon. So ito pala yung aking raptor sweater na bandirahan. Ayan, kung mapapansin nyo, no, medyo namilay siya kasi napalapit. Ilagay ko kasi dyan, di ko alam, abot pala nung isang ano natin, raptor na papuntang Cebu. So pumalo siya sa scratching, kaya medyo namilay siya. So ito ipapakita ko sa inyo mga idol. Ito yung mga magugulang ko na mga raptor sweater na pinalugon ko. At kung mapapansin nyo, tignan nyo itsura mga idol. Napakapuging manok. Oh, grabe. Pwede nyo po yan gawing materialis, no? Kung matipuhan nyo. Ayan, medyo namilay lang siya kasi pumalo siya dyan sa scratching. Hindi ko napansin. Malapit pala sila. So, at ito pa yung trio mga idol. Ayan yung trio ko. Ayan, kung wala ka palang pang regalo sa sarili mo, pwede mo yung kunin, no? So, kung ikaw naman ay nasa ibang bansa or puspusan sa work, no? Trabaho ka lang ng trabaho, tapos mahilig ka naman sa manok, eh baka pwedeng ipang birthday mo na yan sa sarili mo mga idol, no? So, wala namang masama kung bibili ka talaga ng napakagandang materyales na ireregalo mo sa sarili mo. So, wag lang puro work, no? Kailangan regaluhan mo rin yung sarili mo, hindi yung ibang tao. Then, ito pa yung isa sa mga raptor natin, mga idol, no? Ayan, ito, napakagandang raptor to kasi white hackle siya, no? Lumabas yung pagka-white hackle niya. Ang dami niyang puti sa, ano, mga idol? Yan yung pangatlong lugon niya mga idol na naglabas siya talaga siya ng puti sa pakpak. Sa pakpak lang po yan mga idol. Hindi pa po yan tapos kasi yung palok niyan mga idol ay maiksi pa lang, naglulugon pa. So pahaba na mga idol. So kung mapapansin nyo, ang lapad ng balikat, oh. Napaka solid. Yan po ay 3 taon at kung sakaling magustuhan nyo, pwede nyo talaga siyang gawing materialis mga idol. Ayan, tignan nyo itsura. Oh, grabe, napaka pulang-pulang muka at napaka healthy. Ito naman yung isa pa sa mga raptor natin mga idol. All-in raptor lang po ang ibabag natin ngayong hapon. At ito po yung mga magugulang. Lahat po ito mga idol ay banded po yan mga idol. So mapapansin nyo mga idol, isa lang talaga yung itsura nila at meron silang mga puti sa pakpak. Kumbaga meron silang mga white hackle. So yan din yung napansin ko sa isang raptor sweater pagka gumulang. Pag nagdalawang taon to 3 taon mga idol, naglalabas sila ng puti sa pakpak nila. Actually mas maraming puti yan sa ilalim. Tapos pag nakompleto na yan mga idol, ay nagpupungkan po yan mga idol, no? Nagpupungkan po talaga yan, yung madilaw na pula. O yan po yung ano natin, no? Ayan pa. Tignan nyo mga idol. Ito, medyo molting pa. At ito yung kaanuhan sa magugulang. Kasi talagang yung balahibo nila, ayan, kung mapapansin nyo, mahahaba talaga. So, ayan mga idol, no? Mapapansin nyo. Oh.
Napakaganda talaga ng mga ano nila, mga bagong bihis. At ganito din ang gagawin nyo pag kami magugulang kayo at nagbibihis mga idol. Iwasan nyo po silang hawakan. Kasi pag ganyan po yung isang manok, pagka naglulugon po ay lumalabas po yung pagiging pagkasalbahe niya. Nagiging manfighter po yan lalo pagka hinahawakan nyo siya. Kaya yan din yung dahilan kung bakit nagiging manfighter yung mga manok nyo, kasi lugon pa lang hinahawakan nyo na. So yan yun yung dahilan. At pag nagsimula na siyang mag-manfighter, hanggang sa pagulang niya mga idol ay gagawin at gagawin na niya yon. Kasi nga lugon, hinahawakan niya, masakit yung katawan. Then pagtapos maglugon yan, ganun din ang gagawin niyan mga idol. Magiging manfighter na rin yan. So kaya pagka naglugon yung manok niyo, iwasan niyo pong hawakan. So ayan, kung mapapansin niyo mga idol, ang haba ng ano, haba ng buntot. At nagpupungkan talaga mga idol. Ito naman, grabe yung ano niya, yung balikat nito mga idol. Tsaka yung paa niya, ang haba ng paa. Oh. Kadalasan sa magugulang ngayon mga idol ay bumababa talaga pagka sobrang gulang na. Pero itong aking mga raptor sweater mga idol ay talagang napakaganda pa rin ang height. Kahit sila po ay medyo magulang na. So ayan po, kung mapapansin nyo. Oh. Napakaganda gawing materialis mga idol. Bakit ko sinasabi ito? Kasi lahat po ng breed ko ay pure. No? Kaya ako naman ginawa ang pag-breed ng pure mga idol kaysa naman mag-battle cross ako kung saan-saan pa pumupunta yung bloodline ko. Nilalaban ko naman to sa bloodline na puro siya. So, kaya pure na lang ako at hindi na ako nagba-battle cross. So yan po yung dahilan. Mataas ang winning percentage. Kaya hindi ko na po sila hinahaluan ng iba't ibang bloodline. Kaya talagang napupuro ko. At yung itsura mga idol, iisa lang talaga. So mamaya-maya ipapakita ko naman sa inyo yung itsura nila pag bata pa sila below 11 to 10 months. No? So ipapakita ko sa inyo maya-maya lamang. Then ito namang isa ko ay, ito ginawa kong battle cross ay gray. So ayan po yung resulta ng battle cross mga idol. So yung tatay po nito ay Sunny Lagoon na Jugood Gray, yellow legs, then pinarisa natin ng tornado hats. Kaya ayan po nagiging itsura niya. Mapapansin nyo, green legs na medyo light, light na pagkatalisay. At yung palo nito mga idol, nakuha talaga niya yung pagiging high flyer ng tatay, tapos yung ground fighter naman ng nanay, yan naghalo mga idol. So etong bitaw nito ay mapapanood nyo sa Bilibili account. So ayan mga idol, kung mapapansin nyo, napakaganda ng ano, balikat to, ang lapad ng likod mga idol. Yan po yung aking battle cross. Yo, isa lang ang dinala kong battle cross na magulang. Dahil gaya nga ng sinabi ko, bihira po talaga yung battle cross dito sa aking game yard. Lahat po talaga dito ay pure. Kasi nga po, bihira lang po talaga ako maglaban. At maganda din po yung record ng aking mga raptor sweater. Kasi ilang beses ko na rin silang nilaban. At napakaganda po talaga ng result, no? Kasi po, yung mga raptor ay mga flyer po yan mga idol. At syempre, meron na rin siyang ano sa baba, ano? Meron na rin siyang palo sa baba. So, ano pang hahanapin mo? Wala na syempre. Dahil sa ganda. So, ayan po yung, ito yung sample mga idol pagka sila ay bata pa. Ito po ay national at 11 months old. Picom po talaga sila mga idol. Kadalasan po sa mga raptor ko ay picom. Bihira lang din po maglabas ng straight com. Pero sa pangalawang vlog natin mga idol ay papakita ko naman sa inyo itong aking mga padke sweater na mga straight com. Kaya abang-abang nyo mga idol yung ating vlog, siguro bukas papakita ko sa inyo. At syempre sa mga gusto magpasabay pala sa ating Nene Aguilar Striker, so ayan po yung itsura. Ayan po yung papuntang Cebu City. Yan, pinasabay ng ating kaibigan sa Cebu. So kung mapapansin nyo, ganda ng balahibo, ang ganda ng tindig. All goods mga idol, at tayo po ang unang pumili niyan.
Siyempre, priority po tayo dahil napakadami po natin kumuha ng manok. So, pag ikaw ay kumuha sa isang farm, lalo na sa mga sikat, pagka marami po yung kinuha mo, mas makakauna ka pong tumuli. So, hindi ka po mabibigyan ng reject. Then, ito naman yung aking 18 months old na raptor sweater. Hindi ko pinungusan kasi yung palong niya tayong-tayo. So, napakaganda gawing breeder, mga idol, no? So, pag makakapunta kayo dito sa ating game yard, makakapili kayo. Personal yung mabibita yung mga manok. At kung kayo naman ay nasa ibang bansa, pwede nyo ipagkatiwala sa akin yung pili ng magiging ano nyo. Magiging materialis nyo. At pag ako kasi mga idol, no, pagka pinagkatiwalaan tayo, dapat ibigay po natin yung the best. So, sa mga nagtitiwala at sa mga nakaka-receive ng manok natin na hindi nila nakikita tapos pinadala lang nila, handler nyo na po ang tanungin nyo kung quality ba talaga ang dumating sa inyong manok. Kung hindi kayo makakapag makakatingin ng personal sa manok na pinapili nyo. So yun lang yung vlog natin for today, mga idol. At syempre maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa GTP Game Yard TV Vlog. Alright.